Welcome back again to my channel. It's me, Hannah. And today, guys, I know ilang months ata na hindi ako nakapag-upload ng vlog dito sa channel ko. So, sorry talaga, guys. Kasi talagang medyo naging busy si Lola nyo. Kaya hindi ako talaga masyadong nakakapag-focus sa, alam nyo yung pagba-vlog. But, yeah. So, this time, I have a new content na i-share ko sa inyo. I've been thinking of this quite a lot in the past week, kung gagawin ko ba siya or hindi. But, since naman yung ilan sa bag na to is halos matagal na sa akin and napansin ko sa YouTube na there's a lot of sa search ng videos na mahilig din siguro mga maghahanap ng mga bag reviews dito sa particular bags na to. So, sabi ko, why not? I do share mine. So, yun guys, I have a 4 bags here. So, some of them is a new bag, probably like 4 months old. So, itong bag na to, so recently lang siya dumating sa akin. And one of this is I think about 6 or 7 years na. Actually guys, hindi ako magaling mag-memorize ng mga pangalan ng mga bag. So, bear with me. I-link ko na lang or i-provide ko sa description box and also dito sa screen kung ano yung mga pangalan ng mga bag na to. But, yeah. So, nabili ko siya, I think, sa Singapore. Yeah. So, I bought it at their Coach retail store, kung di ako nakakamali, sa Orchard. So, ano na siya sa akin? 6 or 7 years old na siya sa akin. But so far, so good pa yung leather niya, guys. In fairness talaga dito sa leather nito. Talagang ano siya, super soft niya. Kung makikita nyo, may mga creases siya dyan. Yan. But still, hindi siya yung parang ang tawag dito yung nagbubukbuk ba tawag? Doon yung parang ang nag-i-scale, yung nagbabalat. Wala, as in, zero. As in, wala talaga, guys. Ang ganda ng ano niya, oh. Ng leather niya. So, ano siya? You can use it as a handbag. So, pwede niyo siyang gamitin ng paganto. Okay. Yan. Para akong nag-online seller. Go-online selling seller. So, iyan siya, guys. Iyan. Pwede siya as a handbag. Pwede rin siyang crossbody or shoulder bag. So, talagang maraming option nyo siya pwedeng gamitin. So, iyan. It comes with a long strap. And removable siya, syempre. Iyan. Nare-remove siya. Ang kagandahan dito, guys, alam nyo, nung binili ko to, hindi ko talaga siya plano na bilhin. But, nung time kasi na yun, wala lang, nasimplihan ako sa kanya, parang ang classic na look niya, parang ano siya, hindi siya magpapahuli sa uso kahit na ang daming mga naglalaban sa mga bagong design ngayon. Kasi, ano siya, classic na black lang siya with gold hardware. So, kung makikita nyo guys, dito, ano siya, medyo natatanggal na yung pagka-gold hardware niya. Very slight. Talagang obvious yung sign of usage niya. But, yung leather niya talaga, guys, panalo. Talagang, wala akong masay. Ano siya, talagang, biruin nyo, for 6 years, and ginagamit ko siya spontaneously. Talagang, maraming beses. And, kahit yung loob niya, lahat ng zipper, yung mga pocket, ang linis pa rin niya. Kahit na, ayan o, kita nyo, ang daming mga abubot. Kahit na, syempre nilalagyan ko rin siya ng ganito, ng yung pang ano niya, para ma-remain yung shape niya. Kasi, soft leather siya. Ayan o, soft leather siya. Kung wala siyang stuffing sa loob, magiging ganyan siya. So, talagang mas lalala yung creases niya, yung mga kulubot dyan. But, guys, for 6 years, 7 years, talagang, masasabi ko talagang napaka-worth it nito. And nabili ko siya, in fairness, ha, 50% discount. Considering na hindi siya sa outlet store, talagang sa retail store ko siya nabili, sa boutique.
talagang ano, talagang napaka-great deal nito para sa akin. And it comes with another packet. Ano yun? Pasensya na kayo guys. Talagang daming mga kalat. Talagang, kasi talagang ginagamit ko talaga siya. So, yan guys. So, kahit yung pinaka-ano niya sa loob. Kita niyo ba? Ayan. So, talagang ang gagan yung tahi niya. As in, andun. Talaga ano pa rin. Intact na intact pa rin. Wala yung naghihimulmol. And kahit yung sa strap niya. So, sabi ko nga, maraming beses ko na siyang ginagamit, guys. As in, talaga. Kasi before, hindi naman ganun kadami yung mga bag ko. So, talaga, napaka-specific ng mga bag na ginagamit ko lang talaga. So, kahit yung sa ilalim niya, guys. Yan, makikita nyo. Ah! Yung mga coins. So, mga coins. So, anyway. So, iyan siya, guys. So, diba? Ang gan... Ewan ko. And also, ito ah. Ayan o, kita niyo ba yung zipper? Talagang gumagana pa yung zipper niya. And wala talaga siyang mga ano tawag dito, mga scaling, mga gasgas. Wala talaga. Considering na hindi ako talaga maalaga masyado sa bag, yung talagang kahit na bagong bag pa lang siya, pag ginamit ko siya, and pagdating sa bahay, yung talagang kung saan ko lang siya mailapag, well, hindi naman talaga dun sa basa, or dun sa alam ko magagasgasan siya. Pero kunyari sa upuan, may time na maihagis ko lang siya, or basta ilalagay ko lang siya dyan, ganun. Hindi ako yung pupunasan ko siya, or pag naulanan, yung talagang todo pahid, agad ako ng dry tissue, alam niyo, yung mga ganun. Hindi ako maganun sa bagays. Although, pagka nakita ko, minsan kasi once in a while, chinecheck ko yung mga bags ko, lalo na yung mga leather. Kasi sila yung mas prone sa, alam mo yun, parang natutuyo yung ano, yung pinaka-leather niya. So, naglalagay ako ng leather gel. So, yung mamaya papakita ko sa inyo kung anong leather gel yung ginagamit ko. So, but so far, yes. So, ito yung isa sa pinakamatagal na sa akin coach na bag. So, ang name nito is, syempre, i-include ko dito sa description box. So, yan siya. Hindi ako sure kung meron pa siya sa coach website or kung available pa siya to purchase. But, yeah, probably you can able to find it siguro sa mga outlet store or sa mga reseller na yung mga nagtitinda na ng mga pre-loved bag. So, yun. So, the next bag na, alin ba dito yung pangalawang nakuha? Ay, okay. So, ito. So, this is, syempre, hindi ko rin ulit alam yung pangalawang. Sorry, guys. But anyway, yes. This is the second handbag from Coach na meron ako sa collection ko. Alam niyo ba kung ba't ko siya binili? Kasi nung time na parang usong-uso yung pochette métis, yung talagang trending na trending yung Louis Vuitton na pochette métis. And dahil sa high price, alam niyo yun, dahil sa napaka-pricey niya, hindi ko ma-take na, alam niyo yun, na bilhin siya. Kasi talagang super mahal niya, guys. Siguro ngayon, nasa ano na siya, parang 10,500 Malaysia ringgit. So, parang pumapatak na siya ng, siguro mga 120,000 pesos. So, considering na isang bag lang siya, guys. Ha? So, nung time na yon, naghahanap ako ng parang alternative na bag na may pagkakahawig kay Pochette Métis. And nung time na yon, sa kaka-search ko, I discovered na si Coach pala ang pinakaunang nag-release ng gantong design. Kasi kung mapapansin nyo guys, may pagkakahawig siya kay Pochette Métis. So, include ko yung itsura ni Pochette Métis dito. So, tingnan nyo kung ano yung sinasabi ko. But, yeah. Kamukha siya ni Pochette Métis kasi
aside from sa ano tawag dito sa handle niya ito and yung pagkaka-layout niya, ayan yung pagkaka-design niya. Ayan. And yung dito, well although yung kay Pochette Mitty syempre iba yung pagkaka yung button niya. Ito kasi parang i-flip mo na siyang ganun and then yan. Pero yung pinaka layout niya sa loob, pinaka design as in, kamukhang kamukha. So parang ganyan siya. Yun nga lang tatlo. Ito tatlo rin naman kaso yung sa likod medyo tight na siya. Yung kay Pochette Mitty kasi tatlong maluluwag siya, parang tatlong size na magkakamukhang ganito. Yun. But yung size, so after kong mapanood yung mga vlog, mga review na kinumpare nila si Pochette Mitty dito kay, hindi ko alam kung ano ba pangalan nitong bag na to. Nakalimutan ko na. But yan, include ko siya dito. Yan. So, talaga ano, size, halos magkamuka, hindi rin sila nalalayo sa width, talaga yung layout niya, talagang magkamuka, halos talaga parang copycat. Ganon. And then yung sa likod din niya is meron, it comes with the pocket din. So, ganon din yung kay Pochette Mitty. So, nung nakita ko to, it comes with different color actually, pero ito yung pinili ko. Ito talaga yung pinili ko. So, ano, I think I had this for about 1.5 years now. Last year ko siya binili, kung hindi ako nagkakamali, parang early last year. So, nung first night, okay pa, parang wala, okay, in-enjoy ko siya. Talaga kasi ginamit ko agad siya. And then, the next day, napansin ko, nagkaroon agad ng crack. Yung dito niya, yung dito sa gilid, guys, as in, actually, ngayon, meron siya eh. Ayan o, kita nyo ba? Meron siya, crack, but mas okay siya compare. Ayan o, lumaki nga yung crack niya eh. Kasi halos ginagamit-gamit ko rin siya. So, ayan o, pakita ko sa inyo. Ayan, yung crack niya. Ayan, kita nyo ba? Ayan. Wait sa. Oh. Ayan o. Kita nyo, ayan. So, ayan yung crack niya. Kasi kahit naman daw yung Pochette Mitty yung LV talaga, talagang ano siya, parang isa yun sa mga naging major problem nung bag na yun. Kasi nga, ano siya, flip bag siya. So yung cover niya is laging i-flip kung i-access niyo yung loob. So tendency talaga na yung full force nung alam mo yun, nung bag is andito sa, dito sa magkabilang gilid na to. So ang nangyari, the next day, I called the SA na nag-assist sa akin. And then, sabi ko, may problema dun sa bag. And, yun nga. And then, okay naman sa kanila. Sabi niya, sige, dalhin mo na lang dito and we will replace it with a new bag. So, nung the next day talaga na yun, nung siguro before kami bumalik dito, dinaan ko to dun sa boutique store nila and yun nga, chinek nila and sabi nila first time, I'm not sure pero sabi parang first time na doon nangyari yun. So hindi na lang ako kumibo, sabi naman kasi nila is papalitan nila, so sabi ko okay. So nung pinalitan nila, so ito na nga yung bag na yun. Naging satisfied naman ako kasi nung kinuha ko siya is wala naman na siya yung mga damage. So, mas iningatan ko na lang siya kasi alam ko nga na after several use, ganun ulit yung mangyayari. But so far, kahit na meron siyang crack na dito sa gilid, still okay pa naman. Hindi naman siya ganun ka-visible unless talagang i-close up mong tingnan. But yeah, leather-wise, okay siya. Okay yung exterior niya. Wala siyang gasgas. Maganda rin yung pagkakaano ng leather niya. Yung tahi. Yung hardware, may mga sign of usage. So, after 1.5 years, kasi like I said, hindi naman ako maingat sa bag. So, talagang nababang ko siya anywhere. And hindi ako yung tipo na yayakapin ko siya pagka umuulan. Wag lang maulanan. So, yun, ginagamit ko siya to the fullest na as in, i-enjoying ko siya hanggat kayang enjoyin.
But yeah, and okay siya. Okay naman siya, guys. All still works well. So iyan, eh, kahit yung salak niya, okay pa rin naman. And natutuwa ako dito kasi parang ang klase niyang tingnan. Alam niyo yun, yung parang iyan oh, parang ang cute-cute niyang tingnan and hindi sumisigaw yung brand niya na Coach. Kasi meron siyang isang brand na yung meron siyang isang material nito, isang kulay na canvas. So made from canvas siya. Yung logo niya is yung Coach. Yung maraming, yung parang ganito. Nakita ko sa inyo. Ayan, yung parang ganito. So, parang, parang hindi ko siya bet. Sabi ko, parang mas prefer ko na yung parang black lang. So, kaya black yung kinuha ko. And, ganun din ang pag-aalaga ako dito. Once in a while, pinapahiran ko siya ng leather gel to make sure na hindi magda-dry out yung leather niya. Kasi, syempre, may time na nakastuck lang siya sa cabinet. So, yun. So, I make sure na talagang once in a blue moon is leather gel treatment ko siya. So, yung strap niya, nilalagay ko siya dito sa loob. So, maganda pa rin yung strap niya, guys. So, in fairness, ang ganda ng strap niya. So, ganyan ang itsura ng strap niya. So, up to now, okay pa naman siya. Ayan. So, ayan o, may ano siyang logo. Mag-focus ka. So, ayan. So, okay pa siya, guys, talaga. As in, ang ganda-ganda pa ng mga, ano niya, mga hardware niya. So, this is my second bag. And then, the third bag na meron ako is ito. So, ito, guys, regalo siya sa akin ng husband ko. So, I think regalo niya sa akin to nung Christmas. Tama ba? Yes, yes, nung Christmas. Last Christmas. He bought this sa Genting, yung Coach na outlet store doon. First time niya, guys, na ano, pilian ako ng bag. Na-surprise ako nung, alam niyo yun, nung inabot niya sa akin to. Kasi, hindi naman maano sa bag yun. Although, nakikita niya na pag bumibili ko ng bag, alam niya kung ano yung style na gusto ko. But, sabi niya talaga sa akin, nahirapan talaga siyang mamili. Kamihan sa mga bags ko is small size. Yung mga gantong size nga. Di ba yung pinakita ko sa inyong dalawa, halos small size lang din siya. So, ito yung pinili niya sa akin kasi alam niya naman na hindi naman ako lagi nagdadala ng mga mabibigat na mga gamit pag lumalabas kami. So far, so good din. Maganda pa naman siya. Although, yung pinaka-button niya, ito, ayan o, makikita niyo ba? Ayan, medyo parang may ano na siya, may mga gasgas. Kasi pag tumatama ito, yun yung nagkakos ng scratch sa kanya. But, yung leather niya, okay pa din naman. Naganda pa rin. Yung ano lang, ito nga o, may cover pa. Kita nyo ba? Ayun o. Hindi ko pa siya natatanggal kasi hindi naman siya masyadong halata. Ayun, may plastic pa. Ayan, may plastic pa. But, yung sa ano niya, gold hardware niya, ayan. Okay pa naman siya, although may mga sign of usage. Kasi, pag nai-scratch or pag tumatama to dito. So, syempre, nagkukos siya ng scratch doon. So, which is normal. That's fine. Pero sa loob, guys, parang ano siya, yung fabric niya is parang velvety look. Velvety look. Parang velvet siya. Velvet fabric. Yung ba tawag doon? So, yan siya. And it comes with 1, 2, 3, 4. So, 4 big compartment. So, kung makikita nyo. Kasi ito may isa pa dyan. So, marami rin magkakasya dyan. Ayan. Ayan, 1, 2, 3, 4. And then, meron pa siya sa labas. Ayan, sa likod. Ayan. So, gusto ko siya kasi pwede siyang pang casual and formal ano use. So, usually for dinner, formal dinner, pag-aating ka mga wedding, ayan, pwedeng-pwede yan. And, igaganyan mo lang siya. Ayan. Kumbaga, igaganyan mo lang siya. Ayan. And then,
if gusto mo medyo maging casual look naman, i-ano mo lang, yan, ganyan. Then, either i-ganyan, i-shoulder mo or i-cross body bag. Maganda pa naman siya, although may mga konting, ano na siya, parang feel off. Ano lang naman, yan lang guys, oh. Ayan. Kita nyo ba, iyan? But so far, also good. Ayan. Okay pa siya. I love it. I've been using this many times as well. Ganoon naman ako sa bag. Hindi naman ako yung ano lang ako sa isang bag. Talagang ginagamit ko sila alternately. So, yan. So, ito yung aking third Coach bag. Ito guys, I know a lot of you very familiar with this. Siyempre, first time natin siyang nakita kay Heart Evangelista. Heart Evangelista. So, nung time na nakita ko siya kay Heart na sa IG account niya, talaga ano, nakita talaga ako. And, alam niyo yun, alam naman natin na ano siya, di ba, na fashionista, na talagang kilala na talagang may-ari ng ilang mga Hermes, mga Chanel, alam niyo yun, yung mga high-end brand. So, nung inano niya to, parang pinost niya to sa IG niya, ang cute ng bag. Lalo nung siya yung nagsuot, ang cute. 2 weeks ago, I noticed na dito sa part na to, meron na siyang, asan ba yan? Gasgas. As in na, parang natanggal yung pinaka first layer nung coated leather. Ganun. So parang na-expose yung pinaka raw leather niya sa loob. So, talaga ano yan? Ngayon, medyo okay nang tingnan kasi may pinahid akong parang leather dye. So, binili ko siya sa Shopee. Kasi, medyo nagpanik ako. Hindi ko alam kung paano ko siya i-repair. And, nung chinek ko or minessage ko yung SA ng coach, tinanong ko kung nag-repair ba sila. Sabi niya, ang ni-repair lang daw nila free of charge is usually yung hardware, kunyari, nasira yung zipper, ganun-ganun. So, within 1 year yun, ah. Yun, but, hindi daw kasama yung leather. So, ang ending, nag-DIY ako. Naghanap ako ng paraan. So, nag-message ako sa ilang Shopee seller. Alam nyo, tinanong ko kung ano yung suitable na leather parang repair kit na meron sila. So, sinend ko yung photo. Include ko dito, guys, yung photo ko, ano itsura niya nung na-discover ko na yun nga, may scratch siyang ganito. So, ano siya, ngayon okay pa siya. Hindi mo na siya masyadong obvious kasi nung pinahiran ko siya yun nga. Kaso, yung kulay niya parang medyo may konting nag-itim. But still, kung, di ba, kung ganyan naman, hindi mo naman agad-agad mapapansin. Ayan. Pag close up, tingnan nyo. Ayan. Ayan o. Ayan. So, ayan lang naman. So far, guys, ito lang naman. Parang ito lang naman yung may problema. And yung dito, konti lang. Nagawan ko naman ng paraan. Siyempre, ganyan tayo eh. Kailangan gagawin-gawin mo ng paraan. And then dito sa harap, meron din, pero parang gatuldok lang talaga siya. So, parang inanuhan ko lang siya ng leather dye. Ayan dyan, meron din dyan. But, yeah, dito sa ilalim, okay pa naman. Hindi, medyo, parang hindi ako masyado komportabling ginagamit to. Kasi, one thing is, pagsuot mo na siya, guys, kunyari, suot mo na siya. At gusto mo i-access yun dito sa likod. Parang medyo hassle. Sorry. So, parang medyo hassle kasi yung strap, parang bumabalandra siya or, alam niyo yun, parang humaharang siya. And then, hindi siya talaga ganun kaluwag. Hindi siya ganun kaluwag, guys. Parang medyo may time na talagang na-struggle ako na, ano siya, na gamitin. And then, dito sa harap, okay naman siya. Ayan, okay naman siya. Yun lang talaga dito sa likod. Kasi nga, minsan, tumatiming na
sumasabi to kasi syempre pagka ganyan yung kunyari, yung ganyan, di ba? Tapos nakaano sa inyo minsan, yung pagbubuksan mo, humaharang siya. But everything is good naman except dun sa part na yon. And dito, wala akong masyadong mailagay. Ano lang, mga resibo, ganun. Kunyari, card, kung alam mo, kung gusto mo lang ilagay ng card. Ano rin siya, magnetic. Ito, magnetic din siya. And sa likod, it comes with a pocket din. So, hindi kasha dito yung phone. Okay, so for example, itong phone. Hindi, medyo weird siyang, kita nyo. Considering na ito yung standard size ng phone ngayon, hindi siya kasha. Unless, ganyan nyo siya ilalagay. Yan. Yun. And then, napansin ko sa kanya, parang medyo sensitive yung leather niya. Kasi, like I said, kunyari, kung ang lagi nyo ginagamit is denim or jeans, and na-scratch siya many times, nagkakaganyan siya. Talagang high risk siya for scratch, for peeling off nung leather niya. So, take note of that, guys. But everything is look good din naman. Like I said, yung hardware niya still good. Katulad nitong mga ibang bag ko na halos gold hardware din. And gustong-gusto ko talaga yung pinaka-ano niya. Ayan, yung pinaka-handle niya. Napaka-classy, di ba? Lakas maka-heart evangelista talaga. Di ba? So, all the stitching is good naman. Yung long strap niya still in a very good condition. And eto pala guys, yung leather gel na ginagamit ko. So, I had this for, I think, 3-4 years na ata. Yes, I think about 4 years na. So, since nagkaroon ako ng leather handbags, talagang meron ako nito. And I've been using this a lot. Halos ano na nga lang siya eh. Mga kalahating bote pa siya. And ang brand niya is Colonil. So, iyan yung brand na gamit ko. So, it's a German brand. Kung hindi ako nagkakamali. Yes, made in Germany siya. And, nung last time na binili ko siya, parang, saan ko ba siya napanood? Kasi, parang isang high-end brand. Ito yung ginagamit sa leather goods nila. So, kaya ito yung pinili ko. And talagang, ang ganda niya, guys. Yung mga bags ko na to, talagang, ito lang talaga yung ina-apply ko. So, usually, konting-konti lang i-apply ko yung talagang few dots per section. And then, ang tawag ito yung medyo wet tissue, medyo wet cloth. So, para hindi siya sip-sipin lang agad. So, iyon yung ginagamit ko. And then, I let it sit for about 5 minutes. So, habang, for example, nilagay ko siya, diba? And then, yung medyo wet cloth. So, i-spread ko yun. And yan, dyan. And then, I'll sit it for about 5 minutes. And then, I move to another bag. And then, after 5 minutes, and then, yung dry cloth naman, I'll make sure na walang mga matitira, lalo na sa mga hardware. Sabi nila, you should cover it. But ako naman, hindi naman, as long as na pinupunasan nyo lang siyang maigi. So, yun lang yung ginagawa ko. And as much as possible, kung maiiwasan nyo yung mga malaking hardware na ganito. So, yun lang. Pero yung mga ganito naman, maliliit lang na madali namang punasan after, hindi ko na siya kino-close. So, direct ang ano na siya, ganyan. And then, after 5 minutes, guys, diba nga, pupunasa ko na siya ng dry cloth. And then, I let it sit there overnight. So, kung saan ko siya iniwan, doon ko lang siya isisit. So, hindi ko siya muna ibabalik sa dun sa cabinet or sa mismo lalagyan niya. Talagang, I let it air dry dyan. Ganon. So, the next day, yung pag alam kong ano-ano na siya, dried na siya, na talagang na-absorb na yung treatment, yung gel treatment, then dun ko pa lang siya gagamitin or itatabi. So, ganun yung ginagawa ko. And hindi lahat ng bag ko is
naka-dust ba. Some of them, hindi ko nilalagay sa dust ba kasi parang, ano siya, pag may time na parang tag-ulan, or basta yung malamig ang panahon, parang nagmumold siya. So, napansin ko lang ha, parang medyo, ano siya, hindi nga pa nagmumold. Kasi, kung sa kahoy nyo siya ilalagay sa wood, kunyari yung cabinet nyo is wood, di ba minsan ang wood, pag malamig ang panahon, nag-ano siya, parang nagmumoist, and then nagkikreate siya ng, yung parang medyo mold, yung mga mold. So, yun yung iniiwasan ko na magkaroon sa bag ko. So, yun lang guys. Sana kahit pa paano may natutunan kayo dito sa channel ko. Like I said earlier, hindi ako magaling mag-memorize sa mga pangalan ng mga bags. But anyway, i-include ko naman sila for every bag that I show to you today. I will include them on the description box and dito sa screen, okay? So, yun lang muna guys. I have more bag reviews coming up. And probably unboxing na din. But for now, ito lang muna. Sana nag-enjoy kayo. And if you have any questions or wanna share something kung paano mag-alaga or mag-take care ng bag, please do let me know. And syempre, subscribe na rin kayo. Hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong vlog. So yun lang guys. Stay safe. God bless. And see you again on my next vlog. Bye!